Ito yung lulutuin natin. Magluluto tayo ng paanang manok. Yung paanang manok, inilaga ko na ito kanina. So, ito yung mga ingredients ko. Bakit naglagay ako ng tomato sauce, ng kamatis? Aside from tomato sauce, ito na lang gagamitin ko. Naglagay ako ng luya, sibuyas, bawang. At ito, meron din itong ganito. Nor cubes, laurel, magic syrup, and then oyster sauce. At may kaunti siyang sugar and then calamansi. Naglalagay tayo, instead na suka ang gagamitin natin, calamansi, kasi mas malasa siya at matanggal yung lansa itong paanang manok. Ang paanang manok pala, ang daming mga benefits na makukuha. Oo, so maglalagay tayo ngayon. So, unahin natin yung tawag doon. Bawang. So, pinahin natin yung bawang. Ayaw. Hawakan na lang natin. So, bawang inilagay na natin. Wow. Magiging chef cook na tayo ngayon na. Hindi lang Miss Pala nang marunong ding mag-chef cook. Si Uncle Art marunong din siyang mag-chef cook. Oh. Tapos, ayong sibuyas. Oh, lagyan na natin yung sibuyas. Wow. Sibuyas talaga. Sabihin na lang natin, lagyan na natin yung kamatis at saka yung luya. Pinagsabay ko na yung kamatis at saka luya. Madurugan na natin yung kamatis. So instead na tomato sauce ang gamitin ko, fresh na kamatis ang isasahog natin. Bakit may kamatis? Para lumapot yung yung sauce niya mamaya. Tapos ito na yung luya. Medyo malalaking hiwa yung luya ang ginamit ko. Okay. Dagdag tayo ng kaunting manteka. O, diba? Ididurugin natin kaunti itong sibuyas, kamatis. Tapos, samasamain na lang natin para mag-corporate. Yan. Na. Ang galing palang mag-chef cook ang kalart ang paanang manok lang ang iluluto natin. Ngayon, alagay na natin yung paanang manok. Yung paanang manok, nilaga ko ito kanina. Wow! Diba? Tapos, alagay na natin ng magic syrup. And then, nor cubes. Lagyan natin ng laurel. Pakpak tayo ng wow, important ang gamitin kong tawag ito. Pamenta, black pepper. Pero ang nakalagay doon is rare rice, ground white pepper pala. Kasi galing abroad niya. Dinagdagan ko ng konti para mas masarap. Ihalo natin para hindi siya masunog. Tapos, hindi na kailangan maglagay ng paprika, pero meron akong paprika na galing din sa abroad. Lagyan ko na. O, diba? Ayan. Halo-halo natin yan. Tapos, lagyan natin ng kaunting soy. Depende yan kung anong soy na gusto nyo ilagay. Ilagay na natin yung calamansi. Mas maganda ang calamansi ang gamitin kaysa yung suka. Kasi yung calamansi, tinatanggal niya yung lansa. Then maglagay tayo ng kaunting sugar. Diba?
Tapos, ang pinakahuli, kailangan may oyster sauce. Maliit lang ang pakete na lagyan ko. Mas maganda pag may oyster sauce ang lulutuin mo ng ganito. Diba? Yan. Oh, itsura pa lang, ano? Sarap na, oh. Tapos, taktakan natin ng kaunting malabon para maging red lang kaunti. O, diba? Yan na. Madali lang itong maluto sa dahilan inilaga ko na yung, ano, yung paa ng manok saka yung nakuha ko malalaki para mas malambot o medyo ano siya nagiging sticky siya, so lagyan natin ng kaunting tubig. Kaunting tubig lang lalagyan natin. Kuha tayo dito sa pichel. Okay. Ayan na. Wow! Amoy pa lang. Sarap na. Hindi ko natinikman kung sakto ng lasa kasi natansya ako naman kasi chef cook nga ako eh, di ba? Kaya hindi ko na kailangan yung titikman dahil alam ko na eksakto yun. Galing ka na. Oh, di ba? Yan. Lakasan natin ng konting apoy para madali. Pag malambot ito, pag magluluto kayo ng ganito, ilalagay nyo muna. I-steam ninyo para madaling maluto lang. Tapos yung mga ingredients na yung last ilagay nyo, ihalo-halo nyo lang. Ayun, luto na. O, di ba? O, ang lambot, o. Wow, ang sarap. Ayan, pwede na to. Oh, parang may ano na rin, parang may ketchup na rin. Depende sa inyo, pero mas maganda pag maglagay ko rito ng kaunting ketchup. Pag wala kayong kamatis, pwede rin yung tomato sauce or ketchup ang ilagay nyo para kung sa ganun, maisama ang lasa niya dito sa mga paa ng manok, mas lalalasaan mo ng konti. Matatanggal pa yung lansa niya, oh. Oh, diba? Ang lalaki yung nakuha ko, ang sarap. Oh. Yan. Diba? Ang sarap. Hindi ko natitikman yan kasi alam ko perfect yan dahil marunong din akong magluto. Kaya ang tinawag akong sarili ko na chef ko. Oh, di ba? Chef ko talaga. Kasi walang ibang kakain kundi ako lang. Oh. So, ang ingredients na yan, kompleto na. Oh, luto na to. Pwede na tong kainin kasi dati nang malambot itong ano, itong paa. Ayun. Medyo lumapot ng kaunti yung ano, yung sauce niya. So, huwag mong masyadong i-dry kasi yung lasa minsan dito sa ano sa sauce niya doon maano. Kasi pag may matira, ipapainit mo lang kasi tumigas ito pag na ano na to eh, pag medyo malamig na para hindi masunog. O kaya may kaunting tubig lang. Huwag mong masyadong i-dry para pag ipainit mo, meron siyang tubig. O, tinan mo. Ang lapot na yung ano niya. Yung pero mas masarap ito pa may kahalong ano atay ng manok o kaya lamang loob. Pero ang kinuha ko, puro paalat lang ng malok ang ginamit ko. O, diba? Para maiba naman yung pagka-chef cook ko. O, diba? So, thank you for watching. So, ulam na yan. So, bye-bye.